on a world with heavenly comfort from whatever I do, wherever I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes it seems a deepest gloom, sometimes weary flowers bloom by water still, or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na simulan natin ang ating araw na ito kasama ang ating Panginoon at kasama ang kapwa natin mananampalataya kay Hesukristo. Ang ating devotion po ngayong umaga ay pinamagatang Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 48, Talata 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi, "Dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin sa lungsod ng ating Diyos, sa Kanyang banal na bundok. Ang magandang taas, ang galak ng buong mundo, ay ang bundok ng Zion. Sa hilaga, ang lungsod ng dakilang hari. Ang Diyos sa loob ng Kanyang mga palasyo ay kilala bilang isang matibay na kanlungan." Ang mga talatang ito mula sa awit 48 ay naglalarawan ng kagandahan at kapangyarihan ng Diyos. Binibigyan diin ni Haring David ang kahalagahan ng Zion na simbolo ng espiritual na sentro ng Israel at ang puok na pinili ng Diyos upang manahan. Sa talakayang ito, susuriin natin ang tatlong pangunahing tema mula sa mga talatang ito. Unang-una, kadakilaan ng Diyos. Sinasabi ni David, no, ang Panginoon ay dakila at karapat-dapat na purihin. Hindi lamang siya dakila sa Israel, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang Diyos ay nagmamay-ari sa lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Bakit mahalaga ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? Paano ito nagbabago sa paraan ng ating pamumuhay at pananaw? Sa araw-araw, ating itanong paano natin nakikita ang dakilang gawain ng Diyos sa ating paligid. Ikalawa, banal na bundok. Ang Zion ay nilalarawan bilang banal na bundok at galak ng buong mundo. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang simbolo ng kabanalan at kagalakan.
paano natin maikukumpara ang ating sariling buhay sa konsepto ng Zion bilang isang lugar ng kabanalan? Ano ang mga banal na bundok sa ating mga buhay? May mga bahagi ba ng iyong buhay na nakalaan lamang para sa Diyos? Paano mo inaalagaan ang mga ito upang manatiling banal? Ikatlo, matibay na kanlungan. Ang Diyos ay inilalarawan bilang isang matibay na kanlungan sa loob ng kanyang mga palasyo. Ito ay simbolo ng seguridad at proteksyon na matatagpuan natin sa kanya. Sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, paano natin nararamdaman ang pagiging kanlungan ng Diyos? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang matibay na kanlungan sa espiritual na buhay? Ano ang mga pagsubok na kasalukuyan mong hinaharap at paano ka humanap ng proteksyon at kapanatagan sa Diyos? Para sa ating aplikasyon, unang-unang pagpupuri sa Diyos, no? Maglaan po tayo ng araw-araw na panahon, no? Tulad ng devotion na ito, na magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kanta, o pagsulat ng pasasalamat. Sa ganitong paraan, pinalalakas natin ang ating koneksyon sa Kanya at pinalalakas din natin ang ating mga paraan na ating dinadakila ang ating Panginoon. Ikalawa, pagtatalaga ng banal na espasyo. Gumawa ng isang lugar sa iyong tahanan o oras sa iyong araw na inilalaan para sa tahimik na panalangin at pagninilay-nilay. Ito ay magbibigay sa iyo ng espiritual na kagalakan at kalakasan, tulad na rin po ng ating ginagawa ngayon. Pero hindi lamang po dito nagtatapos sa morning devotion natin. At sa morning devotion, sa ating prayer covenant, ang pagbibiligay, ang pagtatalaga ng banal na oras or banal na lugar sa ating Panginoon. At panghuli, paghahanap ng kanlungan sa Diyos. Sa tuwing nakakaranas tayo ng stress or pagsubok, huminto at huminga ng malalim at magdasal para sa kapayapaan at proteksyon ng Diyos. Tiwala na siya ang iyong matibay na kanlungan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong dakilang kadakilaan at proteksyon. Tulungan mo kaming makita ang iyong kabutihan sa aming pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo kami na maging tulad ng Zion, puno ng kabanalan at kagalakan, at maging kanlungan sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus.